saint, tell him our needs. His children too are we. Ask him now to grant our prayers, and we at peace shall be. This grace we beg of God on high, the Father with the Son, the Holy Spirit of His love, now and forevermore. Sing joyful praises to the King, a loyal soldier's recompense. To Anthony He grants His grace, His miracles through human world. Oh, Anthony, God's chosen one, with mortal eyes you saw your Lord. A solemn pledge of glorious life, a foretaste of your own reward. From Padua first to east and west arose a hymn of praise and fame. Through heaven's grace we still affirm unending honor to your name. O Anthony, God's chosen one, with mortal eyes you saw your Lord. A solemn pledge of glorious life, a foretaste of your own reward. May glory to the Father be, and to the Son eternally, the Spirit too, in essence one, in persons three, be honored on. O Anthony, God's chosen one, with mortal eyes you saw your Lord. A solemn pledge of glorious life, a foretaste of your own reward. O Anthony, God's chosen one, with mortal eyes you saw your Lord. A solemn pledge of glorious life, a foretaste of your own reward. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumain niyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya, paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng simbahan. Ngunit ang ating pagdiriwang mas maringal para kay San Antonio, sapagkat bawat deboto po, kaya po, tayo'y naririto sa loob ng simbahan, may hinihingi po tayo ng pabor. May hinihingi tayong milagro. Si San Antonio de Padua ay milagrosong santo. Milagrosong santo. Sa ating mas mabunyi, mas maringal, mas solemneng pagpaparangal sa kanya, nawa naman makita niya ang ating pagpupunyagi upang ang ating mga hinihiling sa Poong Senyor, tulungan tayo ni San Antonio na matupad ang ating mga kahilingan. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal
at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio de Padua bilang mahusay na tagapangaral at tagapagpanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siya na papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Wika sa kanya ni Jezebel, halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinataka ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo sa Nabat sa harapan ng karamihan, kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya." Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at hinarap sa madlas si Nabat. Lumabas ang 2 saksi
na inupahan at sa ipinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabat na taga Jezreel. Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya. Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y dinggin, Poon, aking Panginoon, sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at nagpapatulong. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Magsitayo na po ang lahat. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig niyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit kayo sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilit ang ipapasan sa iyo ng mandulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa naghihingi sa inyo at huwag mong pahindian ang naghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa paniwala ng panibagong linggo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Poong Jesus Nazareno. Nawa ay masundan natin ang kalooban ng Panginoon. Bilang pagtalima sa Kanya, pinagdinilaya natin ang salita ng Diyos para magbigay tanglaw sa atin. Unang aklat ng mga hari at ebanghelyo ayon kay San Mateo. Unang hari, ito po yung patuloy na kasaysayan ni Elias, ang alagad, ang mensahero ng Diyos, tagadala ng kanyang katotohanan. Bagamat sa unang pagbasa, hindi nabanggit si Elias sapagkat ang konteksto nito ay ang paglabag sa hustisya sosyal, hustisyang panlipunan, si Akab na hari noon, pati ang kanyang reynang napakamaldita, napakasama, sila ang mataas. Siya'y may kapangyarihan. Sino ang tatalo sa kanila? Yan ang kanilang pag-iisip. At merong isang taong mababa ang loob, si Nabot. Kinukuha, hinihingi sa kanya ng hari ang kanyang lupain. Itong lupain ito ay minanak ko pa sa mga ninuno ko. Hindi ko pwede itong maibigay kanino man. Nagalit itong hari kasamang makipagkutyaban, pakana, pagsasabwatan, conspiracy ng kanyang malditang asawa si Jezebel. Ah? Walang problema. Di iligpit natin. Yan. Sino kakalaban sa hari? Itong aral nito, patuloy pa, sapagkat si Elias, siya po ang tagadala ng mensahe ng Panginoon. Ang kapangyarihan ay kailangan para sa paglilingkod, hindi sa pag-aabuso at pagsasamantala. Sa ating ebanghelyo po, mabibigat po ang ating mga pagbasa ngayon. Ayon kay San Mateo, huwag pong isabuhay ang paghihiganti, mata sa mata, ngipin sa ngipin, bagamat instinktual na tendensiya ng tao na gumanti, bumawi kagad, nalamangan, ba, hindi maaari ito. Ang turo ni Jesus ay ang interior na pagbabago, pag-iisip katulad ng Diyos na mapagpatawad.
At kung patatawarin tayo ng Diyos ang kondisyon, patawarin natin ang iba. Ito'y mahirap isagawa. Ika nga, to err is human, to forgive divine. Ang magkamali, madalas tayo magkamali ay sa larangan ng tao. Pero pagpatawad ay sa Diyos. Para matularan natin ang Diyos, ay isang hamon itong pagpapatawad. Ngunit ito po ay malaking hamon sa atin. Nasabi ko kanina sa pambungad na pararangalan po natin na sa isang mas maringal na pamamaraan si San Antonio. Kaya meron tayong prosesyon. Pagkatapos ito, may pagbabasbas pa tayo ng tinapay ni San Antonio. Blessing of Saint Anthony's Bread. Ginagawa natin itong maringal sapagkat milagroso po si San Antonio. Isang kwento kay San Antonio. Aba, may mga kumakalaban kay San Antonio. Narinig nila na magaling na predikator. Predikator, yung magaling maghumiliya. Makipagtalo. Ha? Tingnan ko nga yung galing mo. Ha, Antonio ka? Sige. Di ako. Kasi dun sa bayan noon, maraming hindi naniniwala sa presensya ni Jesus sa Eucharistia. Yung misa niyan, talaga bang katawan ni Kristo yan? Maniwala. Sabi niya, maniniwala lamang ako kung ang aking mule sa mula. Ang mula po ay yung parang kabayo, parang asno, mula, mule sa Ingles, na tagadala ng mga mabibigat na bagay, mula, ay kung nakitang Santisima, ito po ay yuyuko ang ulo at luluhod. Doon lang ako maniniwala. Kaya ang ginawa niya, ay yung itong kumukontra kay San Antonio, hindi niya pinakain ng ilang araw ang kanilang ang kanyang mula. Di gutom na gutom ito. Kasi tinanggap ni San Antonio yung hamon eh. Sige, patutunayan ko sa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon. At nagmisa si San Antonio at nagprosesyon ng Santisima. Dumaan doon, dadaan doon sa kumukontra kay San Antonio. Ang ginawa nito, di gutom na gutom yung mula. Nako, tsak na hindi lalapit yan. Mas lalapit dahil gutom, meron siyang mga pagkain para sa kanyang hayop. Hindi pupunta yan sa Santisima. Pupunta yan sa pagkain. Hayop yan. Gutom yan. Kakain muna yan. At pagkatapos ka ng misa, may prosesyon. Dala-dala ni San Antonio de Padua ang Santisima. Dumaan sa bahay nitong kumukontra sa kanya. At milagro. Yung gutom na mula, yumuko ang ulo, lumuhod sa harap ng Santisima. At lahat ng mga nakasaksi, ang mga mamamayan, milagrong Eucharistiko. At nagbalik loob itong kumukontra kay San Antonio. Milagro. Isa lamang ito sa mga marami milagro ni San Antonio. Tayo rin, mga kapatid, nangangailangan ng mga himala, kababalaghan, milagro sa ating buhay. Nawa, huwag tayong tumigil sa kakahingi at tayo mapaboran ng isang santong popular
at nakikinig sa ating mga kahilingan. Tulong ni Maria at ni San Jose at ni San Antonio de Padua, lalo tayong magpursigi at palalimin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, napakabuti sa atin ang ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa Kanyang mahabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Tugon po natin, Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid ng pagkakasala naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao naway ligtas na maakay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon ng sambayanan, habang aming itinataas ang aming mga panalangin ito, tulungan mo po kaming magkakasamang lumago at mapaglabanan ng pagkaaway-away at hindi pagkakasundo. Hinili namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito ay puspusin nawa ng kaloob ng Espiritu Santo na kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat kay San Antonio de Padua para sa kadakilaan mong mahayag sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio de Padua ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaysa ng sambayan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Ginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa magsilohod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bahay niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaari namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio de Padua, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon at sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis.
ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sayon bisig.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbunsod ng pangaral ni San Antonio de Padua upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtan naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Antonio de Padua. O San Antonio de Padua, banayad at makapangyarihan sa pagtulong, ang iyong pag-ibig sa Diyos at ang kanyang mga nilalang ay dahilan upang ikaw ay maging karapat-dapat ay talagang tagatulong sa madlang nangangailangan. Kahit noon ikaw ay nabubuhay pa, ikaw ay pinagkakalooban na ng kapangyarihan na magkaroon ng mapaghimalang kapangyarihan. Ang pagpapala ay naghihintay sa iyong salita na handa mong ipagkaloob sa mga nagsusumamo. Sa ganitong pag-asa ako'y nananalangin na iyong ipagkaloob sa amin ang biyayang ito. Sambitin po ang inyong kahilingan. Ang kasagutan sa aming kahilingan ay maaaring mga mangailangan ng himala, ngunit ikaw ay banal na mapaghimala. O mapagmahal na San Antonio, may pusong umuunawa sa mga nangangailangan, ibulong mo ang aming kahilingan sa banal na sanggol na si Jesus na iyong inibig at pinaglingkuran ng buo mong buhay. At ito ang tatanawin naming malaking utang na loob. Sa iyo at kami nangangako magiging masunurin sa kalooban ng Diyos at mamuhay na bilang isang mabuting Kristiyano. Amen. Pagbabasbas ng tinapay sa kapistahan ni San Antonio de Padua, Ama naming makapangyarihan naman ng aming Panginoong Jesucristo, minarapat mong ang iyong anak, ang tinapay na walang hanggang kaligtasan ay maialay sa altar ng krus. Upang dalhin kami sa kaganapan ng buhay, isinasamo naming Ama na mapagmahal ang mga tinapay na ito na inialay namin para sa kalwaltian ng iyong pangalan. Nawa kami ay nagdiriwang ng parangal kay San Antonio de Padua, ang lingkod mong mababang loob ay tumugon sa hamon ng mabuting balita na maging tinapay na papawi sa gutom ng aming mga kapatid na nangangailangan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangakon sa binyag na ikaw ibig at paglilingrang bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po akong nagbibigay ng ulat sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay Father Douglas at Father Francis sapagkat ginawang mas maringal sa pamamagitan ng kanilang presensya ang ating pagdiriwang para kay San Antonio de Padua. Palakpakan natin sila! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Baglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.